Hello guys, good afternoon, good day. This is Megan Jason. Welcome to my channel In-Depth. At andito tayo ngayon para pag-usapan ulit itong No Minds. Okay, so nakailang content na po ako dito. Pero may mga nagtatanong kasi sa akin kung okay pa ba pumasok dito sa No Minds. Okay, so dito po naka-ROI na po ako. Tapos yun nga, papakita ko po sa inyo yung pag-withdraw ko po ngayon. Tapos titingnan natin yung tavern, yung token po nila ngayon, yung contract, at bibisitahin lang po talaga natin ngayon, okay? So yun nga, before po tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakakalaga, subscribe nga sa ating channel, palike and subscribe na po muna para may mga update nga po tayo sa ganito nga pong mga content, okay? So ngayon po, currently nagpapahinga yung aking mga gnome, tapos yun nga, pwede naman po natin patakihin muna yung apat muna nating rare para lang makita, di ba, kung paano nga ito nagpa-function. So ayan siya guys, ayan. So yun nga, pinapa-mine ko po yan every 2 hours, tapos magki-claim po tayo ngayon, okay? So meron po tayong gas fee po na kailangan dito, at yun nga, parang meron po tayong tax na babayaran dahil 60 po yung ating withdraw, so 6% po yung ating makukuha. Tapos kailangan po natin ng almost 4 na G-mines para maka-withdraw. So inaantay ko na lang po na makuha po natin yung ating withdraw, pero dito po sa ating B-scan, makikita po natin na 28 seconds ago na-receive ko na yung 56, okay? So meron siyang konting bawas guys, dahil yun nga, meron tayong withdrawal transaction fee, ano ba yung penalty, dahil less than 60 nga, or 60 yung ating withdraw. Ayan, so 1.7 po siya. So ROI na ko guys, tapos itong pinapakita ko po sa inyo ngayong 1.7, yan po yung profit ko po, okay? So for almost ilang 1 month na at ako naglalaro ng No Minds, ROI na po ako dito, okay? Tapos yun nga, ano ba yung mga bago nga po dito? Well, meron po silang tavern pang lalabas. Well, actually, coming soon pa lang po ito. Pero kung mapapansin nyo po dito sa ating white paper, mas mura po yung unang release nila ng tavern. Ayan, yan yung po yung current price niya, 720. Pero after nila makasale po ng 30% ng first batch, sa second batch guys, mamahalan nila yung tavern po natin. Kaya may chance po na mag-fluctuate ulit yung ating price ng token kapag mag-release na po sila ng kanilang tavern update. Okay, so ito po yung current price ngayon ng No Minds, 0.44. So kung magkano yun, 50 times 0.44, around 22 pesos yung coin. Okay, so medyo stable naman po siya dito kahit papano. Ayan, I mean, kung mapapansin nyo guys, hindi siya yung biglang bagsak. I mean, ano lang po siya, parang yung mga nagwi-withdraw lang po talaga, tapos may mga nagre-reinvest, at yan po, okay? Well, okay pa ba pumasok dito? Well, for me po, okay pa naman siya, dahil yun nga, hindi naman sudden yung mga bagsak nga po dito. Tapos kung sisilipin nga po natin dito sa kanilang contract, ayan, nakalock pa din naman po sa pink sale yung kanilang token, ayan, 96.71% po, nakalock pa po. Tapos kung sisilipin nga sa pink sale, a year pa po yan. Okay, yung liquidity po nila, 1 year pa. Tapos sa token sniffer naman guys, okay pa din naman po. Meron pala silang max transaction amount, tapos fee modifier, tapos hindi lang renounce pa yung ownership. Pero so far, yung holder po nila, tapos yung LP po nila, okay pa po siya. 1 year pa po nakalock lahat. Okay, so yun po siya. Ngayon, try na po natin naman i-convert itong nakuha po nating No Minds sa USDT, di ba? So try po natin siya. Gagawin nyo lang po is, ilalagay nyo lang po yung token na Gnome. Ayan. Tapos, USDT. Ayan. So, $27 po. Ano ko na po ito, guys? Gain ko na po ito. Dahil ROI na po ako dito sa project na to, guys. Ayan. So, kinoconvert lang po natin siya ngayon. At yun, aantayin na lang po natin matapos yung kanilang transaction dito sa Pucoin. Okay? So, yan, guys. Pumasok na po. Mayroon na po akong 27 na nalagdag po dito. Tapos, ano pa ba yung mga bagong update nga dito? Well, ito po yung pala yung sample ng tavern. Try po natin i-play para magka-idea po tayo kung ano po ito. Okay, tatanggalin ko lang po yung sound. Ayan, tanggalin po natin yung sound. Ayan, so ayan, tavern update po siya. Hindi clear guys, hindi ko alam bakit hindi clear. Pero ganyan po, ayan o. May Rusty, Bergmaglen, may iba-ibang slot. Tapos size niya, i-on mo on off din. Parang ano din siya, yung NFT po natin. So guys, medyo malag siya. Hindi ko alam, baka dito sa Twitter lang. Pero hanapin nyo na lang po doon sa YouTube channel nila para mas makita nyo po. Ayan, iba-iba po yung ating
tavern po dyan. Ayan. Tapos, ayan, may tavern na icon na din dito or top na pwede natin i-pares doon yung ating mga NFT. Diba? Ayan. So, check natin, guys, kung magkano yung tavern. Kunyari, meron akong 750 tavern po ata. Ayan. So, $333 yung cost ng tavern. Dahil ang pinakamura yun, guys. Tingnan natin sa white paper. Ayan. 720 pala yan. So, 720 G-mines or 322. Okay. Try natin. Around 16,000 ng isang tavern. Pero, kung super team ka, guys, sulit po ata na magka-tavern cap dahil mas bibilis yung farm mo. Diba? So, yun po. Ano ba yung dagdag nun? Ayan, oh, 2 energy per minute ka. Pag tavern. Ah, pag rusty. Ayan. So, ganyan siya, guys. Yun yung update na inaantay po natin. At may chance po, ha? I mean, hindi ko naman sinasabing magpa-fluctuate or magkakaroon ng epekto yung pag-release ng tavern. Pero may chance po na tumaas yung token po natin dito nga po sa Gnome Mines, okay? So, kung okay pa ba pumasok, well, for me, okay pa naman po siya. Pero guide lang po yung ginagawa po natin at sariling opinion ko po yun. At yun nga, crypto po kasi is volatile, so invest lang po tayo sa kaya po natin mawala. Tapos, research pa po tayo, di ba? I mean, kung hindi nyo po bet itong game na to, hanap na lang po ng iba. Pero kung nakikita nyo na may potential pa po itong mag-grow dahil wala pa nga yung tavern, wala pa yung marketplace nila. Tapos alam ko meron pa ditong isang update eh. Yung parang babantayan nyo yung inyong town. Ayan, protect the village. Coming soon pa to. Okay, so parang ano po ato to, adventure mode siguro. Itong protect the village. So madami pa po silang update. Ayan, mode official, protect the village. Ngayong Q3 pala yun mangyayari, guys, oh. Tapos, marketplace nila Q3 din. Ayan, improvement ng map. Tapos, yung mga CEX na listing. Tapos, mga bagong ability ng mga gnome natin. Okay? So, I think yun lang, guys. Tapos, sharing lang po talaga ito dito sa update ng Gnome Mines. Tapos, kahit pa paano, nasagot ko naman po yung katanungan nyo kung okay pa mag-invest dito. Tapos, I think yun lang talaga, diba? So, yun lang, guys. Palike na lang po ang subscribe. Salamat! Bye-bye!